Magandang morning, Tito Jeff, tiyang Ami, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Narito na nga lagay ng ating panahon. Wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area. Ibig sabihin, malit pa rin yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw kasi wala pa po tayong LPA dito sa loob ng Philippine Air Responsibility. Pero posible pa rin ho yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi, lalo na dito sa may western side ng Luzon, kasama na dyan yung Kamaynilaan at ilang bahagi pa nga ng Calabarzon. Dito po sa may Ilocos Region, may mga pag-ulan din, dulot naman ng frontal system, lalo na ho sa Batanes, kasama rin po yung Ilocos sa Norte. Samantala, sa iba pang bahagi na ating bansa, sa Visayas at Mindanao, patuloy hong makakaranas ng mga isolated lamang o mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. At yan po ang taya ng ating panahon mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Obet Badrina, nag-uulat. Maraming salamat po. Dito, Obet, hanggang kailan natin mararanasan itong biglaang buhos ng napakalakas na ulan? Nakikita ko natin the coming days, patuloy ko natin mararanasan nga itong mga pag-ulan ito dahil papasok na tayo dito, Jeff, dito sa tinatawag nga natin na onset o pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Normally, nangyayari po yan mga third week of May hanggang mga second week of June. So, yan po yung duration kung saan na mo-monitor na natin yung sustained o yung tuloy-tuloy din ng mga pag-ulan. Pero ito ay focus lamang or pag sinabi ho nating onset ng rainy season, ito po ay dito lamang sa western side ng Luzon at western side ng Visayas. Parang ang bilis dito, Obet, ng tag-init, hindi naramdaman ng lahat. Pero actually, nasa normal pa rin tayo na, ano, Tito Jeff, ha, na kumbaga itong onset natin, nasa normal kasi nasa third week of May talaga siya nag-start hanggang second week of June. Ayan. Mm-hmm. Thank you very much, Tito Obet Madrida, mula sa PAGASA Weather Forecasting.